sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 30, 2022. Ito ang IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Sabayan po ninyong napakapakinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensen, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. At napapakinggan din tayo sa mga RPN stations nationwide sa RPN DXBS Baguio, RPN DXKT Davao, RPN DZKI Iriga, RPN DXXX Zamboanga at RPN DXKS Surigao. At narito na ang headlines para sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Carding, nadagdagan pa. DWIZ! Pinsala ng Bagyong Carding sa sektor na agrikultura, lumobo pa sa halos 3 bilyong piso. Halos 34 million pesos na tulong na ipamahagi na ng DSWD. DWIZ! Positivity rate ng COVID-19 sa Metro Manila tumaas. DWIZ! Inflation rate sa Pilipinas ngayong Setyembre, posibleng bumilis hanggang 7.4%. DWIZ! Taas singil sa pampublikong sasakyan, epektibo na sa Lunes. DWIZ! At pagdiriwang ng Pasko ngayong taon, mas magiging maganda ayon yan sa Okta Research. DWIZ! Balita sa Ibayong Dagat, 3 katao patay, 15 ang nawawala sa pagbagsak ng tulay sa Brazil. DWIZ! Balitang pampalakasan, dating WBO Bantamweight champion na si John Casimero, lalaban sa isang Japanese veteran boxer. DWIZ! Usaping pangkalusugan, masamang epekto ng pagkain ng maaalat, ating alamin. DWIZ! At sa ating showbiz, new look na actress si Ann Curtis, kinagiliwan ng mga netizens. DWIZ! At sa ating trending na balita, tricycle driver na nagbigay ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero, viral. IZ Balita Nationwide! At kami po ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako si Abby Malanday. At ako naman po si Rashid Loxin. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, umakyat na sa 12 ang bilang ng mga nasawi dahil sa gupit ng Bagyong Carding. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 8 pa lamang ang nabeberipika, kabilang na ang 5 rescuers mula sa San Miguel, Bulacan, isa sa Baliwag, Bulacan, isa sa Zambales at isa sa Bordeaux, Quezon. Habang hindi pa nakukumpirma ang 2 nasawi sa Tanay, Rizal, isa sa Antipolo, Rizal at isa sa Zambales. Ayon pa sa NDRRMC, 6 pa ang napaulat na nawawala sa Bicol at Calabarzon, habang 52 naman ang naiulat na mga nasugatan sa Central Luzon at Calabarzon. Nasa 911,404 na individual o 245,063 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 1,759 na barangays sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera. Samantala, nasa mahigit 3 bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng Bagyong Carding sa sektor ng agrikultura. DWIZ! Lumubo pa sa 2.95 billion pesos ang pinsalang idinulot ng Bagyong Carding sa sektor ng agrikultura sa bansa. Batay sa pinakahuling datos sa Department of Agriculture o DA, ibinase sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DRRM, mas malaki ito kumpara sa 2.02 billion pesos na naitala kahapon. Nasira na bagyo ang aabot sa 164,217 hektarya ng pananim sa Cordillera Administrative Region o
Car, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, at Western Visayas na nakaapekto sa 103,000. Paibana 52 magsasaka at mangingisda na may production loss sa 154,734. Ang mga produktong naapektuhan ng bagyo ay palay, mais, high-value crops, livestock, poultry at fisheries. GWIC! Umabot na sa mahigit 25 million pesos ang pinsalang iniwan ng bagyong Cardin sa electric cooperatives. Mula ito sa 12 electric cooperatives sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Cardin. Samantala, sinabi naman ng DOE o Department of Energy na agad na ibalik sa normal ang operasyon ng 42 electric cooperatives, habang 9 naman na kooperatiba ang naka-partial power interruption at hindi pa natuluyan na nasasaayos. GWIC! At sa muna, lalabas muna tayo ng himpilan. Pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo na dagdagan pa. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Umakyat na sa 3 billion ang iniwang pinsala ng bagyong Karding sa hanin ng agrikultura. Patay sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Mula ang nasabing pinsala sa Regions 1, 2, 3, 5, Calabarzon at Car o Cordillera Administrative Region. Pinakamalaking pinsala naman ang tinamon ng Region 3 na nasa may higit 2 billion na sinundan ng Calabarzon na umabot sa 18,187 million na ang pinsala. Samantala, nasa 108,500 naman ang naapektuhang manggagawa o mangisda at magsasaka sa panlasan ng bagyong Karding. Sa kayo, nagbibigay na ng tulong ang pamahalaan sa mga naapektuhang mangisda at magsasaka sa panguna ng Department of Agriculture o DAR o DA. Kabila dito ang pamahagin ng rice and corn seeds, ganyan din ang mga binhi at fingerlings at pagpapautang sa mga apektado mga ista magsasaka sa pamagitan ng survival and recovery o sure loan ng ahensya. Patro 13, Gilbert Perdez ng gulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala, sa kaugnay pa rin na balita, umabot na sa mahigit 34,740,541.03 million pesos ang naibigay na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga biktima ng bagyong Karding. Sa datos mula sa DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, napuruhan ng bagyo ang Region 1, 2, 3, Calabarzon, 5 at Car. Nasa 215,798 na pamilya o 796,674 na individual ang naapektuhan ng bagyo mula sa 1,794 na barangays. Aabot naman sa 1,198 families ang nananatili sa 36 na evacuation centers, habang 9,265 naman ang nanunuluyan sa ibang lugar. Batay pa sa DSWD Dromic Report, 4,765 na kabahayan ang totally damaged, habang 14,548 naman ang partially damaged. Nagpapatuloy naman ang validation at assessment ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Karding. DWIC! Sa 386 ang bilang ng mga paaralan na lubos na napinsala ng pananalasa ng bagyong Karding. Ayon kay Michael Poa, tagapagsalita ng Department of Education o DepEd, nasa 165 paaralan ang nagtamo ng pinsala sa infrastruktura sa bansa. Dahil dito, kailangan nila ng 1.17 billion pesos para sa konstruksyon at pagsasaayos. Hindi pa naman masabi ni Poa na eksakto na ang pondong kailangan sa pagsasaayos, dahil posible pa rin itong magbago kung magsasagawa ng inspeksyon ang DepEd sa mga paaralan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa mga LGUs para tignan kung mayroong pansamantalang espasyo ang mga ito na maaaring pagdarausa ng klase. DWIC!
Samantala, inilatag ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang isang master plan para sa evacuation centers sa unang distrito ng Ilocos Norte. Pagbabahagi nito na ang naturang evacuation centers ay magiging solar powered. Sisiguruhin din ito na may sapat itong provision para maibigay ang mga pangangailangan ng mga residente na madi-displace o kailangan ilikas dahil sa kalamidad. Samantala, nagpaabot naman ang pasasalamat si Marcos sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na tumulong sa pagtukoy ng mga lugar sa lalawigan na lantad sa pagguho ng lupa at pagbaha. DWIZ! Pinag-ibay naman sa Kamara ang resolusyong magbibigay ng parangal sa 5 miyembro ng rescue personnel sa Bulacan na nasawi sa gitnayan ng pananalasa ng Bagyong Carding. Sa House Resolution No. 421, ikinilala ang natatangi kagitingan ni Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrection, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Justin Agustin. Namatay ang 5 matapos lang tangayin ng tubig habang nasa San Miguel, Bulacan. Matatandaan sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Carding ang lalawigan ng Quezon, Aurora, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija ang pinakanapinsala na nakaapekto sa kalapit na lalawigan gaya ng Bulacan, Pampanga at Metro Manila. DWIZ! Samantala, bahagyang tumaas ang naitalang 7-day positivity rate sa National Capital Region o NCR. Batay sa inilabas na datos ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, mula sa 17.5% noong nakalipas na linggo, umabot sa 18.9% ang positivity rate sa rehiyon nitong September 28. Bumulusok naman sa 1.10 ang reproduction number sa Metro Manila mula sa naitalang 1.28 noong September 19. Ayon kay David, bagamat bumagalaan niya ang pagdami ng bagong infections, ay tumataas pa rin ang mga kaso. Nakapagtala naman ang NCR ng average daily attack rate o ADAR na 7.42 sa kada 100,000 na populasyon na itinuturing na moderate. Sa kabila nito, mababa pa rin ang healthcare utilization rate sa Metro Manila na nasa 35% habang nasa 29% ang ICU occupancy. DWIZ! Patuloy na bineverifika ng Department of Education na DepEd ang mga ulat ng COVID-19 cases sa mga paaralan. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, wala pa silang accurate na datos dahil inaalam pa nila ang impormasyon sa ginagawang tracking ng mga lokal na pamahalaan at ng Department of Health. Tiniyak naman ang tagapagsalita na mahigpit na silang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon ng mga paaralan sa buong bansa. Samantala, plano ni POA na institutionalize ang blended learning para matugunan ang kakulangan sa silid-aralan at para mapagaan ang administrative task ng mga guro. DWIZ! Inihayag ng isang grupo na matagal na silang nababahala at nananawagan sa gobyerno na aksyonan ang pag-alis ng mga nurse sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo na sa sitwasyon ngayon ay mababa talaga ang natatanggap na sahod ng mga nurse. Marami pong mga nurses ang umaalis. Actually, matagal na pong kalagayan o sitwasyon, pero na-highlight ko ito ngayon, panahon ng pandemya. Bakit po umaalis ang maraming nurses? Yan po ang laging tanong. Pero sa kalagayan ngayon na ang mababa po, napakababa ng sahod ng maraming nurses. At umatanggap lamang po sila ng mahigit 500 piso kada araw. Samantalang ang inaalok sa atin sa labas ng bansa ay halos 200,000 hanggang 300,000 kada buwan, no? Piso, no? 300,000 piso kada buwan. Sa sahod, kabilang din sa kanilang problema ang nurse work condition o bigat ng workload at ang matagal na pagiging contractual. In fact po, hindi lang 6 na buwan. Meron po sa amin ay 10 taon na or more, no? Yung iba po 20 taon ng casual o contractual, hindi pa rin po sila nape-permanent. Marami pong mga frustrations at kahirapan ang nararanasan ng mga nurses na nagdadagdag po doon sa hirap. Although hindi naman po lahat ng nurses ay gustong lumabas ng bansa. Pero bukod sa tindi po ng pang-ekonomiyang pangangailangan, natutulak po sila na umalis, no? At mag-iisip na lumabas ng bansa dahil po sa sobrang hirap. Yan ang
tinig ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo sa panayam ng DWIZ. Partner naman ng Department of Health na mapanatili ang deployment ka para sa mga healthcare workers. Itong inihayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Bejere, kasabay ng pagigiit ng migration healthcare workers ay isa sa mga dahilan na naharap sa bansa ang kakulangan ng manpower pagdating sa health sector. Anya sa ngayon ay kulang na 106,000 healthcare workers sa mga healthcare facilities sa pampubliko at pribadong ospital sa buong bansa. Dahil dito nakatakdang mahipagpulong ang DOH sa Department of Migrant Workers at sa Department of Labor and Employment para matugunan ang naturang problema. DWIZ! Patuloy kayong sumusubaybay sa pinakadetalye pa rin ng ating mga tampok na balita. Dito pa rin yan sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Magbabalik kami ni Abby pagkalipas lamang ng ilang paalala. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nagbabalik po ang IZ Balita Nationwide. Dito pa rin yan sa DWIZ 882 at kami pa rin po ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Abby Malanday. At ako naman po si Rashid Locsin. Samantala, balik tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Tuloy na sa Nobyembre ang implementasyon ng full face-to-face classes ng mga estudyante. Ito ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Senate hearing para sa 2023 proposed budget ng Department of Education o DepEd. Ipinagmalaki ni VP Sara ang matagumpay na pagbubukas ng klase sa bansa kahit nasa gitna ito ng pandemya. Gayunman, sinabi ng pangalawang pangulo na pahihintulutan naman ang blended learning sa ilang mga sitwasyon. Siniguro rin ni Duterte na nakatuon ang DepEd sa learning recovery at continuity sa harap ng epekto ng COVID-19 pandemic sa sektor ng edukasyon. DWIZ! Pinasisiguro naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio sa Department of Education o DepEd na maibalik ang pondo ng Special Education SPED para sa fiscal year 2023. Ito ang inihayag ni Undersecretary Annalyn Sibilia kung saan magkakaroon anya na internal realignment sa budget nito upang mapaglaanan ng SPED. Ibabalik anya ang pondo ng SPED sa kakabantay ng alokasyon sa 2022 budget. Ilinaw naman ni Undersecretary Epi Maco Densing III na plano ng ahensya na ma-institutionalize ang budget para sa SPED ay kung saan ilalagay ito bilang bahagi ng Tier 1. Maliban dito, nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa Department of the Interior and Local Government o DALG at mga alkalde upang alamin kung gaano karami ang mga kabataang nag-aaral sa ilalim ng SPED. DWIZ! Nabigyan na ng educational assistance ang nasa 34,278 na indigent student beneficiaries sa buong Caraga Region. Ito ay sa ilalim pa rin ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Mark Davy Reyes, tagapagsalita sa rehiyon, sumobra sa kanilang target na 20,000 ang mga nakatanggap ng naturang ayuda. Anya na kakahalaga ng 96,703,000 pesos ang kabuang pondo na kanilang naibigay na mas malaki sa inilaan na pondo ng kanilang central office para rito. Dahil dito, napilitan umano silang gamitin ang regular na pondo ng AICS. Umaasa naman sila na mabibigyan pa sila ng karagdagang pondo na siyang gagamitin para sa natitirang bahagi ng taon. DWIZ! Handa naman ang Commission on Elections sa COMELEC na itigil ang pag-iimprenta ng opisyal na balota para sa 2022 barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sakaling maisabatas na ang pagpapaliban nito sa Disyembre. Ayon kay Acting COMELEC Spokesperson John Rex Laudianco, tuloy pa rin ang ahensya sa pag-iimprenta ng halos 32 milyong balota at ititigil lamang nila ito kung mapipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol dito. Nabatid na kahapon ang opisyal na nagsimula ang pag-imprenta ng naturang mga balota. DWIZ! Inihayag naman ang Commission on Elections o COMELEC
Natuloy pa rin ang voter registration kahit na maisapinal ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa Disyembre. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, gagawin nila ito dahil nasa 7 to 9 milyong kwalipikadong botante ang hindi pa nakakapagparehistro. Ginawa ni Garcia ang payag kasunod ng pag-aproba ng Kamara at Senado sa huli at ikatlong pagbasa ang panukalang pagpapaliban ng BSKE. Samantala, binigyang diin ni Garcia na kahit ano pa ang maging desisyon ng Pangulo, muling maglalatag ng voters registration ng komisyon mula November ngayong taon hanggang June ng susunod na taon. DWIZ! At samantala, sa iba pang mga balita, sinimulan ng i-block ng Giant Network ng Globe Telecom ang mga text messages na naglalaman ng website links. Sa gitna ito, ng nakaka-alarmang pagkalat ng spam at scam messages sa bansa. Ayon kay Anton Bonifacio, Chief Information Security ng Officer ng Globe, mahigpit ng panuntunan ito kumpara sa nauna nilang aksyon na i-block ang pagtungo sa mga links na nakita ng Globe na kakaiba. Una rito, sinabi ng Globe na umabot na sa 784 million pesos na spam at scam message ang kanilang iblinak, kasama ang 14,058 na SIM cards at 610 domains URLs na nakalagay sa spam messages. Ang Smart Dina ay nakapag-block na ng 11 billion na text message attempts at 200,000 mobile number na may kinalaman sa spam. DWIZ! Ilulunsad na ng Department of Migrant Workers o DMW sa darating na October 27 ang OFW Digital App. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, nakatakda sanang ilunsad ang digital portal sa October 15. Ngunit napag-desisyon na ng ahensya na sa naturang petsa na lamang upang matest ito at maiwasan ng maraming glitches. Sa pamamagitan nito ay magiging simple at mapapabilis na ang pagproseso ng mga dokumento ng mga OFW. Maaari nang i-download ng mga OFW sa kanilang mobile device ang Overseas Employment Certificate at iba pang mga dokumento. Sinabi pa ni Ople na maaari ring maglagay ang mga OFW ng iba pang personal files sa naturang application. Mayroon din itong help desk na maaaring tumugon sa inquiries ng mga OFW. DWIZ! Ayon naman ng Philippine Embassy sa Washington DC sa Filipino community sa Florida, USA, mataas ang pananalasa ng buhawi o Hurricane Ian. Partikular na pinuntahan ng embahada ang halos 170,000 Pinoy sa nasabing lugar kung saan karamihan sa mga ito yung mga healthcare professionals. Patuloy naman na binabantayan ng embahada ang sitwasyon upang matiyak na may bibigyan ng tulong ang mga naturang individual. Samantala, milyon-milyong individual naman sa Amerika ang naapektuhan ng nasabing kalamidad na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagkawala ng supply ng kuryente. DWIZ! Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX kaugnay sa muling pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal kagabi. Batay sa abiso ng PVOX, hindi bababa sa 10,718 tons ng volcanic sulfur dioxide ang ibinubuga nito kada araw na nagresulta ng volcanic smog o VOG sa Taal Caldera. Ang VOG ay maliliit na droplet na binubuo ng volcanic gas gaya ng sulfur dioxide na acidic at maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract sa oras na malanghap. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga residente na malapit sa lugar, partikular na ang mga dumaranas ng hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at iba pa na iwasan ang mga aktibidad sa labas at gumamit ng face mask. DWIZ! At samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, posibleng bumili sa 6.6 hanggang 7.4% ang inflation rate sa Pilipinas ngayong Setyembre. Sinabi ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, matapos bumilis ang pagtaas ang bilihin noong Agosto na nasa 6.3% na.
Ayon sa BSP, malaki ang naging epekto ng pabago-bagong presyo ng bilihin sa pagtaas ng singil ng kuryente at presyo ng mga produkto. Idinagdag naman ng BSP na ang pagtaas sa mga presyo ng bilihin ngayong buwan ay posibleng makabawi sa bahagyang pagtaas sa pagbaba ng presyo ng gasolina at karne. TWIZ! Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 65th anibersaryo ng Social Security System o SSS. Dakong alas 10 ng umaga nang dumating si Pangulong Marcos sa tanggapan ng SSS sa Quezon City, kung saan pinarangalan din ito ang mga natatanging empleyado ng SSS. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng ahensya, hindi lamang sa panahon ng pandemya. That is then the SSS has much reason to celebrate its 65th birthday because the job that you have been doing continues to be of great value to our people. The job that you are doing is exactly the job that we had asked you to do, to provide the safety nets, to provide the guarantees for our people. When tragedy strikes, when crisis strikes, and when people are just going about their daily business. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang mga empleyado ng SSS dahil sa serbisyo nito at pinayuhan ng ang mga ito na ipagpatuloy ang mga hakbang na makatutulong sa mga Pilipino. Well done. Keep up the good work. Because of you, the SSS is able to carry out its mandate efficiently, smoothly, through the strong partnerships that you have formed with the agency and with your clientele. May this recognition inspire you and others to work more, to work even harder with the government in order to uplift the lives of our citizenry. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naman ang gobyerno sa 2.5% mula sa 1% ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Ito'y sabi sa Department Circular No. 2022-09-0030 ng Department of Energy. Ayon kay Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, kaugnay ito sa proyekto ng Marcos Administration na makapagbigay ng sapat at malinis na enerhiya. Nabatid na ang naturang hakbang ay kabilang sa Renewable Portfolio Standards o RPS na magpapataas sa paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind at hydro energy na pwedeng gamitin bilang supply ng kuryente. TWIZ! Patuloy kayong sumusubaybay sa pinaka-detalye pa rin ng ating mga tampok na balita. Dito pa rin yan sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Magbabalik kami ni Abby pagkalipas lamang ng ilang paalala. IZ Balita Nationwide. Nagbabalik po ang IZ Balita Nationwide. Dito lamang yan sa DWIZ 882 at kami pa rin po ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Abby Malanday. At ako naman po si Rashid Locsin. Sa oras na 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, labas muna tayo ng himpilan. Metro Patrol Report! Unahin na natin luksang parangal sa mga dakilang tagapagligtas kasalukuyang isinasagawa sa Bulacan Capitol Gymnasium. Ang detaling yan ni atin ni Louie Angeles. Magandang hapon, Louie. Yes, magandang hapon. At kasalukuy nga na ginaganap ngayon ang luksang parangal. At kanina ay pinasilman ito sa banal na misa na pinangunahan ni Bishop Dennis Villarojo. At dinalohan ito ng mga membro ng rescue sa iba't ibang lugar sa gitnang Luzon at Karatig Lungsod sa NCR. At maging lahat ng pamahalaang ng tagapamuno ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro at iba pang mga board members ang nagsidalo rito at iba pang mga kabarangay at kababayan ng mga rescue work na nasasawi dito sa nakaraang bagyong Carding. At kanina nakapanayam natin ang isa sa mga miyembro na kasamahan nila sa rescue na napagkalooban din pala ng pamahalaang panlalawigan ng 200,000 ang bawat isa at iba pang mga benepisyo ng kanilang mga anak na isa sa ilalim din sa scholar ang mga anak ng mga nasawi at maging
iba pa yung personal na binigay ng Provincial Governor Daniel Fernando para naman sa kinabukasan ng mga naiwan ng pamilya nitong mga namatay na rescuer. Kaya at ngayon, inaasahan na iba pang mga kasamahan na magbibigay ng parangal dito sa mga nasawing tagapagligtas dito sa lalawigan ng Bulacan. Yan ang update natin mula rito sa lalawigan ng Bulacan, dito sa Metro Patrol, Luway na Sugulas, yung pilang metodo lakas, DWIC. Maraming salamat, Louie Angeles, mula dyan sa Bulacan. At samantala, mga inmates sa custodial facility sa Rizal patuloy na gumagawa ng patrol. Ang detalye ng balitang yan ni hati ni Tatari Abelia mula dyan sa Rizal. Magandang hapon, Tatari. Okay, maganda nga po na BL Rashid, ano, at di naiinip ang ating mga inmates patrol na sa mga custodial facilities sa lalawigan ng Rizal. Sa panayam ng Metro Patrol sa mga nagbabantay, ano, ay kanga napapakinabangan nila at hindi sila nainip at higit sa lahat ay kumikita ang mga natural mga inmates. Sapagkat iba-ibang uring parol na ginagawa nila ay kanga ay malaking tulong na ikaw nga kaya paano man kahit siman sila ay nasa loob ng natura mga custodial facilities ay paano kahit paano ay kumikita at may bibigay sa kanilang mga pamilya ang mga waste materials na nakita natin ginagawa nila ay itong may kawayan at may alambre at iba-ibang uri ng halaga o presyo ang mga natura mga parol sapagkat itong mga parito ito ay simbolo nang malapit na ang Kapaskuhan nito. At ito nga ay pagkatapos yan, ay may mga tinatawag tayo mga kausap na nila. At dila-dila ko nila sa mga istorito, no, sa mga talipapayan. At sa kanila pakapagunayan, sa mga install owner, ay napakalaki ang bagay ito. Sapagkat na sabi nga natin, ay simbolok ng Kapaskuhan at higit sa lahat yung presyo. O alaga ay siguro sa klase at ore na kailang ino-order dito. Makita natin, nakita ko kanina ito, mga lata, mga plastika, no? mga palawit, patuloy mga candy, no? Mga mini Santa Claus. Ito ay kaganda ng mga naturong Christmas tree. Ragdagan natin nga ulat diyan, no? At sa dito rin pa rin sa lalawigan Narsal, sabi nga natin, ay katapano man, ikaw nga, yung takbo ng ating mga motorista rito ay masasabi natin smoothly yan sapagkat wala naman on-to-adresinente sa papagulay ng Metro Patrol sa mga investigador na naturong mga bayan nito paro na ang Angulo at ang bayan naman ng Taytay Rizal. Sa nakalipas na 24 oras ay bibira ikangan may mga motor na aksidente na ikangan na malapit sa kanila at nakakaroon ng problema sa hindi pagkakasunduan. Kaya nga nawagan muli ang ating mga PNP paro na mga bisagador, lalo na sa mga single motor, dahandala mga titupan ng tagulan ay napakadulas ang mga pangunahan paro na dito sa lalawigan ng Rizal. At yan ang ating news update mula sa Rizal. Ito ang Metro Patrol, Tata Ray Aragones, Abelia Lagos, simple lang ito dulo kasi WIC. Maraming salamat, Tata Ray, mula dyan sa Rizal. Ngayon naman, dako tayo sa Malabon. Laban sa ilegal na droga sa Malabon, pinaigting pa. Ang detaling niya ni atid ni Danny Cruz. Magandang hapon, Danny. Ang dalawang sangkot sa pentahan at paggamit ng ilegal na droga ang naaresto sa bypass operation sa habaan ng Macopa Road sa Barangay Potrero sa lungsod ng Malabon. Kinilala ang dalawa ni Police Lieutenant Alexander De La Cruz na sila Erwin Sanchez, 27 taong gulang, pusher, tubong Iloilo, kasalukuyang nakatira sa number 103, Atis Road, at si Richard Tumanday, user, 46 na taong gulang, tubong Kapis, kasalukuyang nakatira sa number 150, Mangus Street. Nasa kote ang dalawa sa Barangay Potrero sa lungsod ng Malabon. Na-recover ng Station Drug Enforcement Unit sa dalawang suspect ang 5 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at 500 piso na may serial number na CR804667 na ginamit bilang bypass money. Ayon kay Police Sergeant Edison De La Cruz, umabot sa ang timbang nito sa 1.27 grams at ang halaga ng kanilang nakumpiskang droga ay 8,636 pesos. Ayon kay Police Colonel Albert Barot, sa direktiba ni Northern Police District Director, Police Colonel Ponce Piñones Jr.,
Iniutos nito ng maigtingin pa ang laban ng mga pulis Malabon sa ilegal na droga dahil matatanda ang isang minor de edad na 15 taong gulang kamakailan lamang ang naaresto ng mga pulis Malabon sa bentahan ng illegal drugs dito sa lungsod. Maaari anyang nagagamit ang mga kabataan sa transaksyon sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot at maging ang mga kabataan ay biktima na rin ito. Iyan ang balita. Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Maraming salamat sa ating mga Metro Patrol. At samantala, dumako na tayo sa ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Problema sa bayan ng Pagudbud, Ilocos Norte tungkol sa madalas sa pag-landslide. Susolusyonan ang detalye ng balitang yan. Ihatid ni Ronald Idol Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Magandang hapon, Ronald. Yes, magandang hapon din kasamang Abi, kasamang Rashid. Maigpit ang pagnanais ni Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotok na may magagawang long-term solusyon sa madalas na pagho ng mga bato at lupa sa Sigyo Bangkero sa Barangay Pansyan sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Iyag niya na ang madalas na pagho sa nasabing lugar ay maraming motorista ang naapektuhan, hindi lamang ang mga kababayan sa Ilocos Norte kundi kabilang na ang mga mamamayan sa mga karatig na lalawigan kagaya ng Apayaw, Kalinga, Cagayan at Isabela. Kaugnay nito, ipinalam ng gobernador na naiparating na niya ang nasabing problema kay Secretary Manuel Bunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi niya na maliban sa kalihim ay nakikonsulta na rin ang nasabing problema kina DPWH Regional Director Ronel Tan, District Engineer Glenn Miguel ng DPWH First Engineering District ng Lalawigan at ganun din kay Congressman Sandro Marcos ng unang distrito ng Ilocos Norte. Naniniwala si Governor Manotok na kailangan ang bagong klase ng kalsada sa Pagudpud na siyang lulutas sa nasabing problema. Ay nating nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Dito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Sintilang May Tudong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, mula dyan sa Ilocos Norte. Ngayon naman, dako tayo sa Bataan. Phase 2 ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Pinag-aaralan na ang buong detaling yan ni atin ni June Bringola. Magandang hapon, June. Magandang hapon. Sa katatapos na groundbreaking ceremony ng One Bataan at Village sa Housing Project na ginap sa bayan ng Marabeles, tinatilitong si Bataan Governor Joet Garcia na hindi pa man daw nasisimula ng proyektong Bataan Cavite Interlink Bridge ay pinag-aaralan na ina Undersecretary Emily Sodae ng Department of Public Works and Highways ang Phase 2 ng nasabing tulay. At mula sa tulay ay gagawa ng panibagong daan na patungong SFX ng Sagunyon mula sa North to South and by Universal ay magiging napakabilis na ng biyahe patungo sa Metro Manila at maging sa Cavite. Sa ngayon kasi mula sa Cavite o mula sa Bataan hanggang Cavite o Metro Manila ay umaabot ng 5 oras ang naturang biyahe. Pero kapag natapos na yung phase 1 ng Bataan Cavite Interlink Bridge, inaasahan na mula 20 hanggang 30 minutes na lamang ang naturang biyahe papunta sa nasabing mga lugar. Samantala, ayon naman dito kay Second District, Bataan Second District sa Congressman Abet Garcia, sa phase 1 ng naturang proyekto ay pinag-aaralan din ang paglalagay ng daanan para baba o patungo sa Corregidor ang makasaysayang isla na sa pagitan ng Cavite at Bataan. Ayon sa kanya, marami kasi ang gusto pumunta roon pero natatakot na dumaan sa dagat, lalo na yung mga turista dahil sa mga pating na nandoon. Pero sa ngayon, kung magkakaroon ng daan dyan na bailan, ay marami na yung ating mga kababayan at maging mga turista ang makakapunta naman sa Corregidor Island na bahagi pa rin ng Cavite at ng lalubigan ng Bataan. June Bringola nag-uulat sa Intilin Beto Dulakas, DWIC. Maraming salamat, June Bringola, mula dyan sa Bataan. At samantala, dakuha na natin ang report ni Joni Gole mula na naman dyan sa Central Luzon. Magandang hapon, Joni. Yes, magandang hapon. Itong lalawigan ng Nueva Ecija dito sa Central Luzon. Ang may pinakagrabing pinsala sa larangan ng agrikultura at infrastruktura nitong Bagyong Carding ayon dito sa ulat ng Office of Civil Defense Region 3 at Regional Disaster Risk Reduction and Management Office RDRRMC 3. Sa inisyal na ulat tungkol sa napinsala sa kabuhayan dito sa probinsya ay kulang umano sa 1 bilyong piso batay sa pagtaya ng Provincial Disaster Officials at Provincial Agriculture Office.
agad namang nagpasa ng resolusyon na dito sa katatapos nilang emergency session itong sanggunyang palalawigan na nitong Lunes ng umaga upang ideklara ng under state of calamity ang buong probinsya na agad namang inaprobahan itong si Governor Aurelio Umale sa layuning magamit ng lokal na pamahalaan at probinsya ang bahagi ng kanilang calamity fund para sa taong ito. Ongoing pa rin ang isinasagawang assessment at evaluation ng lokal na panlalawigan sa kabuuang pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura ng Bagyong Carbing dito sa Nueva Ecija. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan sa mga residente grabe ang dinanas ng pinsala sa kanilang kabuhayan at ari-arian itong nagdaang bagyo kung saan isa ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga lugar na naglantol itong Bagyong Carbing bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Mula dito sa gitna ng Luzon, ito si Johnny Gole, Central Santa Cruz, Anugulat, Sintilang Ito, Dulacas, DWIC. Maraming salamat, Johnny Gole, mula dyan sa Central Luzon. Ngayon naman dako tayo sa Bicolandia. Nagtitinda ng prutas inaresto sa pagbebenta umano ng ilegal na droga sa Naga City. Ang buong detalyeng yan ni Ate Melvin Machado. Magandang hapon, Melvin. Dito na karang araw, isang nagtitinda ng bulaklak ang naaresto ng Naga City Police Office dahil umano sa pagsasideline ng pagtutulak ng illegal na droga. Kagabi, nagtitinda naman ng prutas ang naaresto sa isinagawang anti-drug bypass operation sa Zone 6 Barangay Tabuco, Naga City sa pangungunan ng Police Station 5 na pinamumunuan ni Police Major Alex Sumayaw. Kinilala ang suspect na si Ryan Evangelista, 31 years old resident ng Zone 6 San Rafael, Barangay Cararaya, Naga City. Umaabot sa 1.10 grams ang shabu ang na-recover sa suspect na nagkakahalaga ng 7,480 pesos. Inihanda ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa suspect. Mula sa Naga City, sa Bicol, Melvin Machado. Nagulat sa impila may todong lakas, DWIZ. Patuloy kayong sumusubaybay sa pinaka-detalye pa rin ng ating mga tampok na balita. Dito pa rin yan sa IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon. Magbabalik kami ni Abby pagkalipas lamang ng ilang paalala. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Babalik po ang IZ Balita Nationwide. Dito lamang yan sa DWIZ 882 at kami pa rin po ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Abby Malanday. At ako naman si Rashid Locsin. Balik tayo sa detalye ng ating mga balita. Mas magiging maganda ang Pasko ng mga Pilipino ngayong 2022 kumpara noong mga nagdaang taon. Ayon ito kay Octa Research Professor Ranjit Rai, matapos luwagan ng gobyerno ang mga ipinatutupad na restriction laban sa COVID-19. Nagbago na rin anya ang metrics na sinusunod ng pamahalaan sa kasulukuyan at nananatiling manageable ang variants ng COVID-19 sa bansa. Kaya Tito Ani Rai, ang dahilan kung bakit positibo ang grupo na magiging maganda ang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. DWIC! Malangkada naman, simula ngayong araw na ito ang 33rd Philippine Travel March sa SMX Convention Center, MOA Complex sa Pasay City. Sa idinaas sa opening ceremony, kabilang sa mga nanguna sa ribbon cutting, si Ginoong Marvin Esigoy, Vice President for Sales and Marketing ng Aliw Broadcasting Corporation at Insular Broadcasting Corporation bilang kinatawan ng chairman ng ALC Group of Companies na si Dr. Edgard Cabangon. Ayon sa Piltoa o Philippine Tour Operators Association, tampok sa Philippine Travel Mart ngayong taon ang 300 exhibitors na nagkapwesto sa apat na malalaking hall na SMX Convention Center. Isa sa mga exhibitors ang hotel group ng ALC Group of Companies para ipakita ang iba't ibang kumpanya sa ilalim nito. Ipinabatid ang Piltoa na nakikisa rin sa 3-day fair ang 12 regions na bansa. Dahil naman kaya't itinuturing itong pinakamalaking travel events sa buong bansa simula na magkat-pandemya. Binigindiin naman ng Piltoa na titiyakin nilang naiiba ang nasabing tourism event kasunod na rin ng puspusang paghahanda nila para dito. Ang 33rd Philippine Travel Mart ay inorganisa ng Piltoa, katuwang ang Department of Tourism at Tourism Promotions Board, gayon din ang Bank of the Philippine Islands, Philippine Air Asia, Turkish Airlines, Cebu Pacific Air, Philippine Airlines at PLDT Enterprises.
Kabilang naman sa media partners na naturang event ng DWIZ 882, Home Radio 979, Filipino Mirror, Business Mirror, at Philippines Graphic na pawang mga nasa ilalim ng ALC Media Group of Companies. DWIZ! Kasado na sa simula sa Lunes, October 3, ang fare increase sa mga pampublikong sasakyan sa panayam ng DWIZ. Sinabi ni Orlando Calando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP, na marami na sa mga tsuper ang nakakuha na ng fare matrix. Mababatid na inaprobahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 1 peso sa provisional increase sa traditional public utility jeepneys at modern public utility jeepneys sa unang 4 na kilometro, kung saan magiging 12 na ang singil sa TPUJ at 14 na piso naman sa MPUJ. Bali 14, madali yung air condition. Pero kahit muda, kung hindi naman air condition, dahil kasi ang dami minsan nagpapatakbo ng mga sira ng mga air condition nila, ay papasok po doon sa ordinary na 12 pesos. Yan ang tinig ni Orlando Calando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas sa panayam ng DWIZ. Ang Metropolitan Water Works and Sewage System o MWSS ang publikong kaugnayan sa posibleng taas singil sa tubig sa susunod na taon, bunsod ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Patrick T., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office, kahunti lamang ang ipapatong nila sa kanilang singil dahil hindi pa ganoon kalala ang epekto ng mataas na palitan. Bagaman wala pang eksaktong datos kung magkano ang idaragdag sa singil, sinabi ng MWSS, sa pulong na posibleng maglaro sa 25 centavos kada cubic meter ang ipapatong na Maynila sa kanilang singil. Dahil dito ang mga residential consumers na kumukonsumo ng 10 hanggang 30 cubic meters kada buwan ay magbabayad ng dagdag na 2 pesos, 50 centavos hanggang 7 pesos, 50 centavos sa kanilang billing. DWIZ! Samantala, 13 istasyon ng EDSA Bus Carousel Stations ang nilagyan ng bus timer para sa mas maayos na biyahe ng mga bus. Ang timer ay binubuo ng 3 ilaw, kung saan ang itaas ay stop sign, timer naman ang panggitna at go sign ang baba. Kabilang sa naturang mga istasyon na kinabitan ng timer, ang Monumento MCU, Bagong Baryo, Balintawak, Muñoz, North Avenue MRT Station, Quezon Avenue MRT Station, Q-Mart Main Avenue, Ortigas MRT, Guadalupe MRT, Buendia, Taft Avenue at Rojas Boulevard. Layon din ng Department of Transportation na DOTR na magdagdag pa ng istasyon ng EDSA Carousel sa Kamuning, Tramo at Magallanes. DWIZ! Aarangkada naman ang mobile police outpost sa National Capital Region Police Office sa bahagi ng kanilang C project. Sinabi ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo na dinisenyo ang mobile outpost upang mapadali itong malipas sa mga lugar na nangangailangan ng presensya ng police, lalo na sa panahon ng mga special occasion o aktibidad gaya ng Halloween Day at Undas. Ipinasilip ni na NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola at PAO Chief Major Antonil Alising ang isang prototype na mobile outpost sa harap ng Palañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa Barangay Tamboyan sa Palañaque City. Ang rolling station ay nagsiservian niyang tambayan ng mga pulis upang agad silang malapitan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Dagdag pa ni Bersola, particular na tututukan ng mobile outpost sa mga terminal, transportation hubs at iba pang mga pampublikong lugar. IZ Balita Nationwide. Balita sa ibang bansa. At balita sa iba yung dagat, nasa 3 katao ang patay, 15 ang nawawala at 14 ang sugatan matapos bumagsak ang isang tulay sa Brazil. Batay sa ulat, bumagsak ang tulay sa lungsod ng Cariro, 100 kilometro mula sa Maus, ang provincial capital. Ang nasabing mga biktima ay sakay ng kanilang mga sasakyan nang bumigay ang naturang tulay. Ayon sa mga saksi, ang naturang tulay ay may bitak na nagdulot
nagdulot ng matinding traffic bago mangyari ang naturang insidente. Wala pa umanong pahayag ang kanilang gobyerno ukol dito. Sa sports! Dating WBO bantamweight champion John Riel at kasimero si Japanese veteran boxer Royo Okaho sa December. Itong inanunsyo ng Pinoy boxer sa inaayos nila ang laban at kung saan ito gaganapin. Si Casimero ay may record na 31 wins, 4 loss at 21 knockouts, habang si Okaho ay may 39 wins, 2 loss at 26 knockouts. Sa health news. At usaping pangkalusugan, alam nyo bang masama sa kalusugan ang maaalat na pagkain? Ayon sa mga eksperto, kapag maraming asin sa katawan ay hindi mailalabas ng maigi ng ating kidneys ang tubig na ating naiinom. Dahil dito pwedeng magkasakit tulad ng high blood pressure, paghina ng puso, sakit sa atay, kidney at pamamanas ng paa. Kapag binawasan ng isang tao ang pagkain ng maaalat, mas mababa ang blood pressure at tsansa ng atake sa puso at stroke. Sa entertainment o trending news. At sa ating showbiz, napawawa ang mga netizens at fans sa new look ng aktresa si Ann Curtis. Sa Instagram post ni Ann, makikita ang new hairdo nito na may bob cut with bangs. Ibinahagi rin sa Zero One Story sa IG ang montage ng mga larawan kabilang na ang ginagawa ng makeover na aktres. Ilang netizens naman na nagsabi na hawig ni Ann sa kanyang new look ang Hollywood aktresa si Natalie Portman. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 300,000 likes ang latest post ni Ann. Trending ngayon. Trending ngayon. At sa ating trending, viral ngayon ang isang tricycle driver matapos magbigay ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero. Kinilala itong si Juven Paniza, 47 years old na mula sa Mindanao. Ang kay Juven, itoan niya ang kanyang paraan ng pasasalamat matapos makapasa ang kanyang anak na si Jonah May sa Social Work Licensure Examination. 20 taon nang namamasada si Tatay Juven kung saan ito ang kanyang source of income para sa kanyang pamilya. Si Jonah May ay nagtapos sa Ramon Magsaysay Memorial College Marble Incorporated noong Hulyo at kumuha ng board examination noong September 19 hanggang 21. Ayon kay Jonah, ang kanyang pagpasa sa board exam ay bunga ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Inyo pa ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIZ, may todong lakas. Balitang sigurado, tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At kami po ang inyong naging tagapagbalita. Muli ako po si Abby Malanday. At ako naman po si Rashid Locsin. Susunod na ang Beyond Buhay Metro kasama si Miss Ida G. Ang oras, alas 5 ng hapon. Sumainyo ang isang oras na komprehensibo at mas pinalawak na balitaan. IZ Balita Nationwide. Pinakamalalaki, pinakamainit mula sa buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide.